PRPS2. Larry Jane Samson po. Ako po ay 66 years old na. Nandito po ako sa Tamakan, Amadeo, Cavite po. Dati po kasi inatake na ako sa high blood. So yun, pinagbawalan po ako ng cardiologist ko na mag-inom ng kape. Dahil po nakukuha yung high blood ko. And then yun po, syempre nalungkot ako. Kasi syempre talagang coffee lover po ako. Talagang gusto ko po ang kape. Napapakinga ko po yung laging sinasabi po yung umino po siya ng martape. Ganon. Nagtatakot po ako. Syempre, kasi baka ma-high blood na naman ako. Eh, ang hirap po talaga. Ang narinig ko po na halal certified. Try ko kaya. Sabi ko nga doon. Kasi ano eh, kasi gusto ko po talagang uminom ng kape eh. Kasi pinagbawal po. Eh, gusto ko po talaga ng kape. Tapos yun po, ginawa ko. Nag-try po ako isang box. Uminom po ako. Naramdaman ko po, wala namang palpitate. Di ba po, pag uminom ng kape, parang sinisip mura. So, wala po ako naramdaman na kahit na gano'n. Kasi dito ako sa bukid, tagtatanim po ako lagi. Yun po, totoo po yung sinasabi PRPS2. Mo sa palita na hindi siya napapagod. Gano'n din po ako, hindi po ako napapagod. Kaya yun, ay okay talaga to. Alam mo, malaki po talaga. Tuwa ako kasi nagkaroon ng mild kape. Kasi katulad ko na hindi pwedeng uminom ng kape, nakakainom na po ng kape. Di ba po? Eh, sarap po talaga ng kape. Nako sir, ito po sa totoo lang. Kasi may mga kapatid po ako ng Abu Dhabi. Kasi yung mga anak ko din po kapatid ko, so syempre may edad na. Di ba po? Hindi na rin sila pinagkakape. Talaga po, pinapadalang ko sila ng mga kape. Sabi ko yan, inumin mo yan. Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi ka maka-high blood yan, hindi ka magkatataas ng sugar mo dyan. Basta maniwala ka sa akin, uminom ka yan. Ayun po talaga, umiinom na sila ng mga kape. Ayun po, pag umuwi po sila, ilang box po yung daladala nila pa uwi. Pagbalik nila ng Abu Dhabi, kasi yun nga po na ano nila na masarap pa pala. Tapos yung pag ano, bumibili rin po ako ng mga kape para sa kanya, pabayo papunta ron, panapadala ko po sa mga kapatid ko. So ayun po, sa mga gusto pong uminom ng mga kape, DRPS2. Magsabi ko sa inyo, minum po kayo ng martape kasi talaga po ito makakatulong din po sa katawan ninyo. Kasi ako po, kagaya ko po, may high blood. Pero ako po, ito, nakakainom na po ako ng kape. Enjoy life po ako ngayon kasi talagang coffee lover po ako. Talagang wala po ako naramdaman na kagaya nung na-high blood ako, na inatake ako. So, ngayon po, tiwala po sa martape at nirecommend ako pa po to sa mga kapatid ko. Tiwala po tayo sa martape dahil po hindi lang po ito makatulong sa katawan natin, ma-enjoy pa po natin yung life natin. Thank you rin po sa gumawa ng martape kasi talagang nakatulong po sa akin na kagaya kong gusto kong inom ng kape. Ako po si Irene S. Ramirez, 46 years old po. Nakatira po sa Purok 2, Malintin, Dasol, Pangasinan. Nag-tune in po sa radyo yung asawa ko po. Napakinggan po namin yung martape brown rice coffee. Maganda, kaya po sinubukan po namin. Dati po kasi 3-in-1 ang ginagamit po namin, ay nakakaasin po ng sikmura. DRPS2. Ngayon po sinabi po sa radyo na maganda po ang Mark Cafe Brown Rice. Yun po ang aming sinubukan. Naghanap po ako sa palengke. Doon po ako nakabili sa generic pharmacy. Kaya po, wala po nung nasubukan po namin yung brown rice. Hanggang ngayon po, yun na po ang aming sinukonsumo. Kaya maganda po ito sa kalusugan. Ano, wala po ang asin na aming sikmura. Maganda po pag matutulog, mas mabilis ka po makatulog. Sa mga kababayan ko po dito po sa Dasol, Pangasinan, itry nyo po ang Mark Cafe Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa kalusugan. Mawawala po ang asinilik ng inyong minsan. At saka po, magiging maganda po ang pagtulog ninyo. Kaya po, subukan po ninyo para po maranasan nyo rin po ang naranasan po namin sa Mark Cafe Brown Rice Coffee.